Hello po mga kabaro, Captain Boboy po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano gumawa ng draft survey program gamit ang Microsoft Excel. Mga gagawin, una, gamit ang Microsoft Excel, i-click ang blank workbook at pagkatapos i-rename ang worksheet number 1 into input. Next is ilagay ang lahat ng input details para sa inyong draft survey report. Gaya ng pangalan ng barko, cargo details, port details, date, 6 points of the vessel value o yung observed drop na nakuha natin, correction factor, LBP, LBD, known weights, dock water density, lightship data ng barko, pangalan ng chief officer, master at cargo surveyor. Pangalawa, mag-add ng bagong Excel sheet at i-rename ito ng hydro table o hydrostatic data table. At pagkatapos, kopyahin mula sa stability booklet ng barko ang hydrostatic data gaya ng mga sumusunod. Draft, displacement, TPC, MTC at LCF ng barko. Pangatlo, mag-add ng bagong Excel sheet at i-rename ito ng Initial Draft Survey. At pagkatapos, i-link ang mga data mula sa input sheet gaya ng name of ship, port, date, cargo, cargo book or BL quantity, yung heading ng sheet which is Initial Draft Survey, yung mga details mula sa input data gaya ng observed drop, mean drop, apparent trim, peak correction, drop corrected for peak correction, keel correction, corrected drop, true trim, mean drop, mean of mean, quarter mean, corresponding displacement, LCF, TPC, displacement, correction on remainder drop, correct displacement of quarter mean, MTC1, MTC2, MTCZ o MTC difference, first trim correction, second trim correction, displacement corrected for trim, density correction, displacement corrected for density, lightship, dead weight, non-weights, cargo, and constant. At ang panghuli ay yung pangalan ng chief officer, master, at cargo surveyor. Pang-apat, mag-add ng bagong Excel sheet at i-rename ito ng final draft survey. At pagkatapos, i-link ang mga data mula sa input sheet gaya ng ginawa natin sa initial draft survey sheet. Ang nadagdag lang ay ang mga sumusunod. Initial quantity or constant. Cargo loaded or discharged. Cargo book or cargo to be discharged. At yung remaining cargo to load or discharge. Mga Excel command at sign na gagamitin sa program na ito. Una, lookup. Pangalawa, blookup. Pangatlo, yung dollar sign. Pangapat, trunk. Panglima, round. May dagdag pa na ABS o absolute value. Pang-anim, yung plus sign, minus sign, multiplication sign at saka division sign. So ganito po ang gagawin. Click natin yung Excel. Click yung blank workbook. Tapos i-rename natin ito. Rename
into input. Tapos sulat natin lahat ng mga data, input data. So, regarding dito sa app correction factor, kung mapapansin nyo ay magkaiba between final and initial, initial and final. Dahil po, ang sa example natin, ang barko na to ay may dalawang drop marks doon sa app. So, sa initial, ang ginagamit po natin dito ay yung malapit doon sa rudder post. At yung pangalawa naman ay yung malapit doon sa or inline doon sa gangway. So sana po ay huwag kayong malito. Depende po ito sa pagkagawa ng barko or depende po kung saan kayo nagbabasa ng drop. So kung mapapansin nyo rin, yung length between drop marks natin dito ay magkaiba dahil yung ginagamit po natin na up correction factor ay magkaiba. Kaya dito rin ay magkaiba. So paano makukuha natin yung length between drop marks? So ang length between drop marks is equal to LBP minus distance between forward drop mark or forward correction factor, which is DF, plus yung up correction factor or DA. So sa ating example, ang LBP po natin ay 193.74 meters. Minus distance between drop marks doon sa forward, 5.94 meters, plus distance between drop marks natin sa up, which is sa initial ay ginamit natin 1.4 meters. So ang sagot po natin ay 186.40 meters. Sa final naman, ang LBD po natin ay 193.74 meters minus 5.94 meters plus 11.60 meters. Ang sagot po natin na LBD dito sa final ay 176.20 meters. Sana po ay naintindihan nyo. So para po gawin nating automatic yung value ng LBD natin, depende sa input natin doon sa up correction factor. So ang kailangan lang natin gawin ay gumawa tayo ng formula dito. So LBD is equal to LBP. So i-click natin yung value ng LBP minus open parenthesis. I-click natin yung value ng forward correction factor
Dahil ito ay negative at kailangan natin ng positive value, lagyan natin ng command na absolute value or ABS. Okay, close at open, open at close parenthesis natin para magiging positive siya palagi. I-add natin yung up correction factor at pagkatapos i-close parenthesis. So automatic na po yung sagot natin dito sa length between gap parks, depende doon sa up correction factor na nilalagay natin. Okay, dahil may program na po ito, kulayan po natin, kulay. Ganun din dito sa final. So equals LBP minus open parenthesis, click mo yung forward correction factor, gawin po natin absolute value ABS, open close plus up correction factor, close ulit. Yun. So dahil automatic na to, may formula na, kulayan natin. So ganito po mga kabaro ang mangyayari dito sa input po natin. So, kung kahit anong value ang ilagay nyo dito, automatic na po yung LBD natin dito sa baba. So sana po ay may nakutunan kayo dito. Proceed na po tayo doon sa hydrostatic table sheet. So paano ito gagawin? So mag-add lang po tayo ng sheet. Add, i-rename po natin ito ng hydrostatic or hydro table. Hydro table. Okay. So kapag meron na kayong sheet, kopyahin nyo na yung mga data doon, mula doon sa hydrostatic table ng barko, at gumawa kayo ng table na gaya nito. So ganito, gaya ng drop, displacement, TPC, MTC at LCF. Kung sakali naman na Chinese vessel yung barko nyo, gumawa ka ng kayo ng extra table ng LCF gaya nito. So sa example natin, ang barko na ginagamit natin ay Chinese vessel. So kaya mayroon tayong extra table dito para makuha natin ang corresponding LCF in Japanese vessel. So paano ito gagawin? So ganito lang po mga kabaro, equals mo lang yan, tapos kunin mo yung 1/2 of LBP o yung kalahati ng LBP ng barko, i-minus mo dun sa data ng LCF na nakuha nyo sa iyong hydrostatic table. Ito ay applicable lang po pag Chinese vessel. Kapag Japanese vessel naman yung barko nyo, i-direct nyo lang dito ang nakuha nyo na LCF value. Sana po ay nagkaintindihan po tayo. So para mapadali po yung pagkopya nyo or pag-convert nyo sa LCF from Chinese vessel to Japanese vessel, ganito lang po yung gagawin nyo. So ganito, equals nyo lang, click mo yung 1/2 LDP, i-minus po yung nakuha nyo na LCF mula sa table, equals. So nandito na po, ito na po yung gagamitin natin na LCF sa program natin. So para malak po yung value ng 1/2 LDP, lagyan po natin ng dollar sign. Dollar sign.
Okay. Tapos, i-drag natin pababa. Okay. Gaya niyan. So, yung dita na to, dita na to, ito na yung gagamitin natin na L-shape. Hindi na po ito. Okay. Tungkol naman dito sa drop interval, ang drop interval ay depende rin sa iyo kung anong gagamitin mo na drop interval. Sa akin, mas maganda kopyahin nyo yung drop interval ng hydrostatic table para mas less yung difference ng iyong calculation sa cargo surveyor. So, ang hydrostatic table po natin, ang drop interval po natin niya ay 0.05 meters. So, para po mapabilis yung pagkuha nyo ng drop at madrag natin, no, kailangan natin ng base value, yung pinakauna na value doon sa hydrostatic table nyo. So, sa ating example, 2 po ang pinakauna, tapos yung interval po niya ay 0.05 meters. So, paano ito gagawin? So, yung value po, i-click po natin, which is 2. Tapos, i-add po natin yung drop interval para po ma-fix yan o hindi na magbabago yung value na yan. Lagyan po natin ng dollar sign. Okay. Okay, pagkatapos, yan, i-drag po natin pababa hanggang doon sa pangalawa sa pinaka baba. Ibig sabihin, yung pinaka mataas na value niya is 15.748. So, hanggang dito ka lang. Okay. So, bakit ko ginagawa ng ganito? Halimbawa, gusto mo ng tag 0.1 meters yung interval. So, lagyan natin 0.1. Magbabago automatic to dito. So, ito na lang yung kukopyahin mo na dito. Displacement, TPC, MTC, saka yung LCF. So, ibalik natin 0.05. Diba? So, automatic na siya. Katapos, pag nakopya nyo na lahat ng data doon sa hydrostatic dito table, next yung gagawin ay gumawa kayo ng tawag ito, interpolation table. No? Gaya nito. So, which is i-discuss natin mamaya. Pagkatapos natin gumawa ng another sheet, which is yung initial drop survey sheet, tsaka yung final drop survey sheet. Okay? So, paano ito gagawin? So, mag-add ka lang. Add new sheet. Pag naka-add ka na ng sheet, ganito na po yung itsura, no? Gumawa ka ng table na ganito. Ito lahat. So, kapag nakapag-add na ka na po ng sheet, pangalanan mo ito ng initial drop survey at kopyahin mo yung mga details na nandun sa input. No? So, gaya ng name of ship, port, date, name of cargo, cargo book, or BL quantity. Yung heading niya, initial drop survey. Okay, yung mga details niya na nandito. Okay, hanggang baba. Master, chief officer, cargo surveyor.
So, ganito po yung kurma. Okay. Next po na gagawin ay gumawa po tayo ng another sheet. Okay. Tapos, irinim po natin ito ng final drop survey. Okay. So, pag nakagawa na po na tayo ng another sheet, anong magandang gagawin para mapadali? Kopyahin mo lang ito. Copy. Tapos, i-paste. Tama dito. Tapos, ito lang yung babaguhin mo. Babaguhin mo lang. Kita dito, final. Drop survey. Pagkatapos, ay babaguhin lang kayong details dito sa ibaba. So, cargo instant. May idadagdag lang kayo. Dagdag. Insert. Isa pa. Ilan ang idagdag? Apat. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. Dahil nagdagdag po tayo, gawan po natin ng border. Maguhin po natin yung border. So, okay, 24 initial cargo quantity, 25 cargo loaded or discharged, 26 cargo book, 27 remaining cargo to load or discharge. So ganyan na po, yan lang po ang nadagdag sa final drop survey sheet po natin. So gagawan na po natin ng mga formula. So, mag-umpisa po tayo dito sa name of ship. So, paano gagawin yan? I-link po natin yung input data dito. So, ganoon lang. Name of ship equals input. So, ito pangalan ng barko. Equals, okay? Sunod, port. Port, dito mo lang lagay equals. Input, port. So, dito hanapin yung port. Yan. Date. Date. Lagay mo dito equals. Sa initial. Dito sa input. Initial, ito. Diba? Equals. Next, cargo. Equals. Okay, cargo book or cargo quantity, input,
observe graph. So, dito po sa non-weights, kailangan po nating i-add yung lahat ng data dito, gaya ng FO, DO, LO, ballast, freshwater, and others. Okay. So, dito po sa non weights equals sum, sum po natin lahat ng mga data dito sa input, gaya ng FO, DO, LO, ballast, freshwater at iba pa. Okay. So, meron na tayong data dito sa initial draft survey. Ang sunod natin gagawin ay i-apply na natin yung mga formula. So, number 1, observed draft. So, equals. Click mo to. Forward. Okay. Plus. Divided by 2. O, ganun din gagawin nyo sa mid at saka sa up. O, para mapadali, copy mo lang yan. Copy. Paste. Paste. Okay. Meron na tayo. So, nga para yung trim. Equals. Up. Minus. Forward. So, meron na tayong apparent trim. Next.
yung draft corrected for peak correction. Okay. So, paano natin ito gagawin? Pagkuha natin ng peak correction, kailangan natin ng pagkuha natin ng peak correction, kailangan natin ng forward correction factor, which is ito, times. So, yung pag times nyo, o yung mo pag multiply, asterisk po ang gagamitin nyo sa keyboard. Okay? So, forward correction times apparent trim. So, ito yung apparent trim. Click natin yan. Tapos, divide po ng LBD. So, hanapin natin yung LBD doon sa input. Dito, LBD. Click natin yan. Okay. So, ang sagot. Sagot po natin ay ganito. So, i-run off po natin. Lagyan natin dito ng command round. So, ilang decimal points ang gusto natin? Tatlo lang. So, 3. Okay. Enter. So, magiganyan ang itsura sa peak correction. Gaya ng para makopya natin yung formula natin at mapadali tayo, kailangan yung mga dita na pabalik-balik gaya ng apparent trim at saka yung LBP or LBD, I mean apparent trim saka yung LBD, dahil ito ay naka-fix, kailangan nating lagyan ng dollar sign yung dita na to. So, ano yun? So ito yun, apparent trim, lagyan natin ng dollar sign yan. Saka yung input or yung LBD natin dun sa input. Okay, lagyan natin yan. Pagkatapos, kopyahin po natin dito, paste. Ngayon, ang baguhin na lang natin ay yung peak, yung correction factor. No? So, dito ay mid-shift correction factor yung babaguhin natin. So, ito yun. Palitan natin to. Okay, punta tayo sa input. At i-click natin yung mid-shift correction factor. Diba? Palitan natin yan. Tapos, i-enter natin. Okay, nandiyan na yan. Yan na yung value niya. Ito naman sa app, i-highlight natin to. Click natin yung input. At i-click natin yung app correction factor. Enter. So, ayan po. Yan na po yung corresponding peak correction natin. Ngayon, natapos na tayo sa peak correction, kailangan natin ng drop corrected for peak correction. So, paano ito gagawin? Ganito lang po. Equals, click mo tong min drop, tapos i-add mo yung peak correction equals.
Okay. Yan na po ang sagot. Para mapadali, kopyahin lang natin. Paste natin. Paste natin. So, ito na po yung drop corrected for P correction. Okay? Tapos, kung meron po tayong kill correction, lagay po natin dito manually, no? Or dito sa input. Dito. Diba? May kill correction. So, paano yan ma-auto? Mapa-auto? Equals natin yan. Equals. Punta tayo sa input. Kill correction. Diba? Forward. Enter. Mid equals input mid. Enter. Up equals input enter. Okay. Kung halimbawang may kill correction kayo na inilagay doon, magre-reflect po siya dito. So, ganyan po. Ngayon, mayroon na tayong kill correction. Kunin na natin yung corrected drop. So, paano gawin? So, equals ito drop corrected for P correction minus kill correction. Okay. Para mapadali, kopyahin natin. So, meron na po tayong corrected drop or yung true observed drop. Yeah, ito na po yun. Ito. Forward, midshift, saka sa up. Dahil mayroon na tayong true drop, kailangan natin ng true trim. So, paano natin kunin? Equals up drop minus forward drop. Enter natin. So, meron na tayong true trim. Ngayon, para makuha natin yung min drop, anong gagawin natin? Equals forward drop plus up drop divided by 2. So, paano natin para masiparate? Dahil addition at multiplication or division, hindi pwedeng magsabay. So, kailangan natin close parenthesis at open parenthesis at divide ng 2. Okay. So, meron na tayong min drop. Ngayon, kunin natin yung min of min. So, equals pagkuha ng min of min, kailangan natin ng mid drop. No? Mid drop plus min drop. Okay. At i-divide ng 2. Okay. Meron na tayong min of min. Ngayon, kunin natin ang quarter min. So, paano natin gawin? Equal. Mid drop ulit. Plus. Min of min. Plus parenthesis. Open parenthesis. Divide 2. So, meron na tayong quarter min. So, dahil mayroon na tayong quarter min, ang sunod natin gagawin ay tanggalin natin yung 2 decimal places hanggang sa 2 decimal places nito. Yung the rest, tatanggalin natin. So, anong kumanang gagawin din natin? Ito yung tinatawag na trunk. So, lagay natin trunk. I-click natin to. Tapos, ilang decimal places yung gusto mo? 2. 2. Close parenthesis. Dahil nakuha na natin yung quarter min, ang susunod natin na gagawin ay kunin natin yung corresponding displacement. So, ang una natin gagawin ay kunin natin hanggang 2 decimal places lang muna. Okay? So, paano natin magawa yan? Kailangan natin ng kumana trunk. Paggamit ng trunk equals type mo lang, trunk. Okay, trunk.
Tapos, open parenthesis, i-click mo itong quarter mean value. Tapos, ilang decimal places? 2. Okay. Enter mo. So, yan, dapat 2 lang. 2. Okay. So, ganyan lang itsura. So, meron ganang corresponding displacement. Ito yung, kung sa manual na pamamaraan, ito yung reference point mo sa pagkuha ng corresponding displacement. Okay? So, ngayon, dahil meron na tayong corresponding displacement na 6.2 meters or 6.20 meters, punta na tayo doon sa hydrostatic table. Dito. So, yun. Equals mo ito. Equals. No? Tapos, balik ka doon sa initial depth survey. Ito yun. Yan, enter. Okay? So, andito na yan. Ito na yun. Balik tayo ulit. Ngayon, dahil meron na tayong corresponding displacement or meron na tayong nakalink na po sa hydrostatic table yung drop natin, kailangan natin ng corresponding value po niya. So, ano itong gagawin? Kailangan natin i-interpolate nyo. Gumawa tayo ng table para sa interpolation. Okay? So, sa pag-interpolate, ganito lang po. Una, gamitin natin yung command na lookup. Okay. Lookup. So, equals lookup. So, anong ilulookup natin? Yung nakuha natin na quarter mean. Tapos, saan tayo maglulookup? Hanapin natin dito. Highlight natin hanggang pababa. Okay. Yan. Ulitin natin. Ulitin natin. Hanggang pababa. Okay. Enter. Diba? So, yan. Yung value niya ay 6.2 rin, no? So, nag-interpolate. Dahil 0.20 lang siya. At mayroon siya dun sa table na 6.20 din na nakuha niya. So, ito yung corresponding displacement niya. So, paano mo to makukuha yung corresponding displacement ng 6.20? Ganito lang. So, tandaan nyo palagi kung mga ginagamit, palagi nyong lagyan ng dollar sign. Yung hindi mabaguhin, no? Yan. Ito pala. Star. Star. Ay, sorry. Dollar sign pala. Kailangan gaman ng dollar sign. Para hindi yun na magbabago yung hinahanap nyo at makopya nyo sa ibang table, kailangan yung ilock yung mga palagi yung gagamitin. So, sa lookup function, lookup command, ang kailangan natin gawin ay yung kailangan natin ilock ay yung column 1 na mga data. Kaya dito,
A5 hanggang A276. So, enter natin yan. So, naka-lock na yan, no? So, magagamit nyo na yan sa ibang keyboard. Kukopyahin nyo. Okay? Ngayon, dito, nagawa mo na yan. Kailangan natin ng para ma-interpolate siya, kailangan natin ng another data rin. So, paano ito gagawin? Yung upper value niya, dagdagan natin ng distance or interval. Yung, ano yung interval niya? 0.05. So, yan ito lang. So, equals itong upper value corresponding yung interval niya ay 0.05. So, kopyahin na lang natin doon dito sa baba. Points, sa taas. 0.05. Pagkatapos, dagdagan natin ng 0.10 na 0 o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Para hindi siya mag-i-error. O hindi siya babalik sa magiging circular. Mag-i-error kasi yan pag walang ganito. Para magkakaroon ka ng interpolation program, kailangan mo ng 0.0000, 10 0, saka 1 sa dulo. Okay? Nagtindihan po tayo. Okay? Ayan, meron na tayo nyan. Dahil meron na tayo nyan, pwede na natin kunin yung corresponding value. So, paano pagkuha ng corresponding value? Ang gagamitin natin ay VLOOKUP. Okay? Delete muna natin yun. So, paano paggamit ng VLOOKUP? So, ito, VLOOKUP equals. So, ano yung i-lookup mo? Yung corresponding value ng 6.2. So, ulit. Ano mga malaman? O equals. Type mo yung VLOOKUP. Open parenthesis. Ano yung ilulukap mo? Yung corresponding value ng 6.2. Pagkatapos, hanapin mo yung kulong dito, mula dito hanggang pababa. Hanggang dito. Tapos, so, pang ilang kulong yung displacement? So, pang una, pangalawa. So, pangalawa. So, number 2. Enter. Diba? Ganon din dito sa baba. Displacement. Ngayon, para madrag mo yan, kung mapadali yung ginagawa mo, ang gagawin mo lang, lagyan mo lang ulit ng ano yung gagawin? Lagay mo. Lagay mo ng dollar sign. Dollar sign. Okay? Okay, pag nagawa mo na, nalagyan mo ng dollar sign, i-drag mo na yan. Okay, i-drag. Ganyan. Ngayon, kung napansin nyo, puro displacement ang nakalagay dito, di ba? 3, 2, 6, 7.4. Bakit nagkakaroon yan? Dahil nasa kulong 2, siya naka-refer lahat. Para mabago yan, para magiging TPC yan, MTC at LCF, baguhin nyo itong number na to. Gawin nyo, dahil TPC na sa column 3, gawin nyo yung 3. Okay? So, TPC na yan. Ito MTC, nasa column 4. Okay. Yung LCF, nasa column 5. Okay. So, sana po naintindihan nyo. Halimbawa, hindi nyo naintindihan, mag-comment lang kayo sa baba. Okay? Para ma-replyan ko po kayo kung paano gagawin. So, ganyan na ganyan lang po.
Ngayon, papunta na po tayo sa interpolation. So, yung interpolation po natin ay ganito lang po. So, gaya nito sa example natin. Interpolation. So, ito. A280. Ito yon. Minus A281. Ito yon. Close open parenthesis. Times B280. Ito. Minus B22. Ito yon. Divided by A282. Ito. Minus A280 plus B280. Okay? Enter nyo yan. Yan ay yung pong sagot. Ito yung pong, ito po yung actual value ng 6.2 sa displacement value. Halimbawa, baguhin natin to. Gawin natin 3.23. Magbabago din yan. Tingnan nyo. Diba? Ito na po yung corresponding value ng 3.23, 16.04, 014.96, 53.14, 614.65, and so on and so forth. So, balik natin. Okay. So, ibig sabihin, tama yung program natin. Ganyan yun yan sa final. So, interpolation ng initial tsaka final. Alos pares lang yung procedure niyan. So, balik na po tayo doon sa initial drop survey. So, andito na tayo. So, corresponding displacement, 6.2. Hanggang 6.2 lang tayo. I-equals na natin yan. Punta tayo sa static table. Displacement yung hinanap, di ba? Ito yun. Ayan. LCF. Equals natin. Static table ulit. LCF. So, ito yun. Enter. Next. TPC. Equals. TPC. Aerostatic table. Hanapin TPC. Ito yun. Okay. So, yun na. So, tatlo yung ano natin. Gawin natin tatlo yun. Okay lang yun. Okay. Tapos, yung remainder ng corresponding drop. Dahil ito eksakto, walang problema to. Pero pag halimbawa may mga butal-butal dito, 6.211 something like that, kailangan natin ng i-deduct. So ito yung remainder, no? So, equals natin, equals ito, quarter mean minus yung nakuha natin na value sa pag-trunk natin o pag-slice natin doon sa value ng quarter mean. Ito yun. So sa ngayon, wala. So, mamaya sa final, makikita natin na mayroon yun. Yung displacement on correction, displacement correction on remainder drop, ito yun. So, nakuha natin yan. Ngayon, ang nakuha natin 0 yan, i-multiply natin yan ng TPC. Times TPC. Ito yun, di ba? TPC times 100. Bakit inupultipay natin ng 100? Dahil gusto natin ang value ng corresponding displacement natin or remainder drop natin ay makonvert natin into meters. So, kasi TPC yun. Diba? Centimeter yun. So, 0.00 meters. So, para makuha natin yan, i-add natin yan. So, ito i-add natin dalawa na ito. So, ito na yung magiging corresponding displacement ng quarter mean. Okay? Ngayon, ang next natin na gagawin ay hanapin natin yung MTC1, value ng MTC1 at MTC2. So, paano natin gagawin to? So, equals, kaya equals natin, gamitin natin yung corresponding displacement dito na 6.0, corresponding quarter mean tala na 6.2
Tapos dagdagan natin ng 0.5. Okay, dagdagan natin ng 0.5. Yan yung pinaka MTC1. So nagiging 6.70. Yan na yung hahanapin natin sa hydrostatic table. Next equals ito. Minus naman 0.5. Ito naman yung hahanapin natin sa table para makuha natin yung MTC2. So balik tayo ulit sa hydrostatic table. Ito yung sinagaya na sinabi ko kanina, ito yung i-link mo dito, ano? 6.7. Ito naman sa kabila, equals, i-link mo doon, i-link. Okay, so kapag na-link mo na, na-link mo na yung value niya, makukuha mo na yung corresponding MTC. So i-equals mo to. Balik ka sa initial hydrostatic table, MTC1, yan. Next, MTC2, MTC2. Okay, so para makuha mo yung MTC difference, i-subtract mo yung MTC1 sa MTC2. So equals MTC1 minus MTC2. Okay, so meron ka ng MTC difference o MTC Z. Ngayon, dahil meron ka ng data, kukunin na natin yung first trim correction. So, pagkuha ng first trim correction, kailangan natin ng trim times LCF times TPC times 100 over LBP. So ganito lang po, equals, hanapin natin yung trim. So ito yon yung true trim. So multiply natin ng LCF, i-click natin yan, multiply natin ng TPC, so i-click natin yan, times 100, open tsaka close parenthesis, divided by LBP. Okay, so yung LBP natin ay nandun sa input. Hanapin natin yung LBP dito. So ito, length between perpendiculars. So enter. So yan na yung nagiging first trim correction. So para magiging dalawang decimal places lang ito, gamitin natin, lagyan natin ng round dito, round open parenthesis, gagawin natin 2 decimal places, so 2. Okay, close parenthesis, equals. Okay na yan. So yan na yung first trim correction mo. Next, isolve natin yung second trim correction. So ang second trim correction, ang formula niya ay trim raised to the power 2 times 50 times MTC difference. So ang gagawin natin, bali i-multiply lang natin ng yung trim, multiply natin ulit ng trim niya, so twice, no? So ganito lang po. So equals trim tapos times trim ulit dahil dalawang beses, no, times 50 times MTC difference, close open saka close saka open parenthesis,
divided by LBP. Okay. Equals. So, yan na yung sagot natin. So, gawin natin, round off natin. Two decimal places, round. Open parenthesis, comma, 2. Close parenthesis. Okay. So, yan na po. Yan na yung magiging second trim correction natin. Tapos, ang gawin natin ay i-add natin yung number 14 sa number 15 and 16. So, yung displacement natin, corrected displacement, no? I-add natin dito sa ito, tsaka i-add yung ito. Okay? So, ang sagot niyan, yan na yung displacement corrected for trim. Okay? Next po ay i-apply natin ito ng density correction. So, paano natin gagawin to? So, ganito lang. So, 1.025 minus so, duct water density. Equals 1.025 minus duct water density. Okay. Close tsaka open parenthesis. Times displacement divided by i-close open parenthesis tarin natin ito para ma-segregate. Okay. Divided by 1.025. Okay. So, i-round off pa rin natin dalawang decimal places. Round. Comma 2. Close parenthesis. Okay na yun. So, hanapin na naman natin yung displacement corrected for density. So, sa pagkuha ng displacement corrected for density, kailangan natin i-subtract yung displacement corrected for trim sa density correction. So, equals displacement corrected for trim minus density correction equals displacement corrected for density. Pagkatapos, subtract natin yung light shift. So, displacement corrected for density minus light shift. Ang sagot po niyan ay magiging dead weight. Pagkatapos, pag may dead weight na tayo, kunin din natin yung or i-apply natin yung known weights para makuha natin yung cargo and constant. Okay? So, equals dead weight minus known weights equals ang sagot po ay cargo and constant. Kung papunta kayo sa puerto na maglo-load kayo, ito yung magiging constant nyo sa initial, no? Yung initial na result, initial quantity nyo, ito yung magiging constant nyo. So, sa example natin, 396.58 yung constant. Kung halimbawa ay pa-discharge naman kayo, ang initial quantity nyo ay yung magiging cargo and constant. So, sana po ay naintindihan nyo. Okay? Ito naman nakalink to sa input data. O, dito yan. Yan, nakalink yan dapat doon. Master, nakalink lang. Nakalink yan sa input data. O, anong isulat nyo doon sa input data, mag-a-appear yan dito, pangalan ni Chief Officer.
Dito naman sa master. Cargo surveyor, papirmahan niyo lang yan pag halimbawa may report na kayo. Okay? Sana po ay naintindihan nyo. So proceed na po tayo doon sa final draft survey. Doon sa final draft survey, halos parihas lang yung paraan ng paggawa ng program doon sa initial draft survey. Ganun na ganun. Ang pagkakaiba lang ay may nagdagdag ng na mga details. So, kung napapansin nyo, hanggang 23 lang yung initial draft survey natin. Dito, 27. Bakit? Dahil may dadagdag tayong mga details dito. Yung initial cargo quantity, yung cargo loaded or discharged, cargo book or cargo to be discharged, remaining cargo to load or to be discharged, you know. So, lagyan na natin to ng mga details para masundan nyo. Okay? So, madali lang. Basta ayan ito, ninove ship. So, equals nyo lang. Punta kayo sa input. Hanapin nyo yung ninove ship. Yan. Enter nyo. Yun. Port. Okay, port. Ito natin ilagay. Port equals nyo lang. Punta sa input. Yan. Enter. Next. Date. Now, equals. Punta ka dun sa input. Ito yun. Enter. Next. Cargo. Punta sa input. Click. Enter. Cargo book or quantity equals. Input. So, ito yun. Enter. Dito rin, ganun din. Nasa input nito, kailangan nakalink to sa input. Ito. So, equals. Input. Ito yun. Equals. Input. Ayan. Mid. Sa mid naman. Equals. Input. Enter. Equals. Input. Enter. Equals. Input. Enter. Equals. Input. Enter. So, ano pa? Ano pa yung mga details doon? So, ito, kailangan ng formula yan. Formula. Huh? Ano pang iba? O, hanap tayo. O, ito. Yan, details yan, di ba? Nandun yan sa input. So, equals, input, lightship. Hanapin natin yung lightship. Ito. Equals, ano pa? Non-weights. Huh? Equals, ito sa input, non-weights. So, yung non-weights mo dito, ito yun, mula dito hanggang others. Lagyan mo lang ng word na sum. Sum. Para isa-summarize niya yung quantity. Ilang quantity. Next, so yung nakuha mo na quantity dun sa initial draft survey, ay ilagay mo dito sa number 24. Okay? So, meron na tayong mga details. So, isosolve na natin, no? So, sundan nyo lang ako. So, equals ito plus ito close and open parenthesis divided by 2. Okay. Para mapadali, copy mo lang yan. Paste. Copy. Paste. Ngayon, apparent trim. So, equals. Yan. Minus. Up. Forward. Minus. Up. Minus. Forward. Okay. Next, ay kunin natin yung peak correction. So, P correction, forward,
equal to, punta tayo doon sa input, ito times, okay, multiply natin ang apparent trim. So apparent trim, yan. Tapos i-divide natin ang plus parenthesis muna natin, divide natin ang LBD. Punta tayo balik natin sa input. O LBD ito. O enter. Okay? So para magiging 3 decimal places lang, kailangan nating i-round up, round. Comma 3. Okay? Enter. Yun. So ito na po yung peak correction natin sa forward. Forward peak correction. Next, gagawin natin. So ito ay hindi na magbabago yung apparent trim. So B, ano to? B 11 saka yung input dito. So, lagyan natin ng dollar sign yan, no? Dollar sign para mapabilis yung paggawa natin ng program. Okay. Tapos saka natin kopyahin. Paste natin yan. I-paste natin to. Tapos dahil ito H15, palitan natin to ng 16, or pwede lang ganyan dyan, eh. Highlight. Punta tayo, click natin yung input. Ito yun, eh. Baba. So, di ba? Input E16. Enter. Kanina is E15. Okay. Ito ay E15. Ito ay E16. So, ito naman sa kabila, E17. Diba? Palitan lang natin to. E17. Okay. So, nakuha na natin yung mga peak correction natin. So, kunin na natin yung drop corrected for peak correction. So, equals yan plus ito, enter. Copy mo lang, paste. Okay, so yan na yung drop corrected for peak correction. Pagkatapos applyan nyo ng kill correction kung meron man, so para makuha natin yung true drop or corrected drop. So equals ito minus peak kill correction. Copy mo yan. Paste. Okay. Format cell border. Okay. So next, meron na tayong true drop o corrected drop. Kunin na natin yung true trim. So pagkuha ng true trim equals up drop minus forward drop equals. So ito na yung true trim natin. Next is kunin natin yung mean drop. So mean drop equals forward drop plus up drop divided by 2. Okay. So, meron na tayong mean drop. Kunin naman natin yung mean of mean. So, mean of mean equals mean drop plus midship drop divided by 2. Okay.
Next ay kunin na natin yung quarter mean. So pagkuha ng quarter mean equals mean of mean plus mid shift drop divided by 2. Divided by 2. Okay. So nakuha na natin yung quarter mean para makuha natin yung hanggang 2 decimal places lang muna. Kunin natin. Gamitin natin yung kumana, trunk. Lagyan natin yan, click natin yan, dalawang places o dalawang decimal places lang muna. Equals, so hanggang 10.58 lang muna tayo. Ngayon, nakuha na natin to. Punta na tayo sa retrospective table, dito sa final rep survey natin. Equals mo yan, punta ka ulit dun sa final rep survey. Para ma-link siya. Equals. Ngayon pag na-link, nakunin mo na yung corresponding displacement. Punta ka dun sa the static table. Enter. LCF. Hydrostatic table. Enter. Okay, TPC. Hydrostatic table. Enter. Okay. So, meron ka ng corresponding displacement, LCF, saka TPC. Ngayon, kunin mo na yung remainder. Displacement correction on, remainder drop. So, paano kunin yun? Una is, isubtract mo muna yung quarter mean minus dun sa dalawang decimal places. Pagkatapos, i-multiply ito ng TPC. At, i-multiply ng 100. Okay. So, meron ka ng displacement correction on remainder drop. Ngayon, i-add mo ito. I-add mo yung dalawa para makuha mo na yung corresponding displacement doon sa quarter mean. So, ito na yun. 58021.21. So, ngayong nakuha na natin yung corresponding displacement of quarter mean, ang next po natin na gagawin ay kunin natin yung MTC1 at MTC2. So, sa pagkuha ng MTC1 at MTC2, kailangan natin yung drop, corresponding drop ng MTC1 at MTC2. So, ang gagawin nyo lang ay yung quarter mean na 2 decimal places, dagdagan nyo na ng 0.5 sa MTC1, no? Next, yung MTC para sa MTC2, yung drop na gagamitin nyo, yung nakuha nyo na quarter mean, dagdagan nyo ng, or bawasan nyo ng 0.5. So, ang magiging reference point po natin, or reference drop po natin, ay ito na po, yung 1108 at yung 1008. So, kung meron na yan, punta ulit kayo doon sa hydrostatic table at i-link nyo to. Okay? So, punta na kayo dito. So, equals. Balik ka sa'yo, balik kayo sa final drop survey, 1108 equals. Dito rin, i-link nyo yan. Final drop survey equals. Okay. So, kapag na-link nyo na yan, balik-balayo ulit doon sa final draft survey sheet at i-link nyo na yung corresponding MTC. So, punta kayo doon sa hydrostatic table. MTC1, ito. MTC2, ito. So, once na mayroon na kayong MTC1 at MTC2, kunin nyo na yung MTC difference. So, MTC1 minus MTC2. Ito na yung magiging MTC difference natin. Next na gagawin ay kunin na natin yung first trim correction. Sa pagkuha ng first trim correction ay kailangan natin i-multiply yung trim times LCF. Okay, times TPC times 100
close open parenthesis divided by LBP. So punta tayo sa input, LBP natin final. Okay, yan. So ito na po yung magiging first trim correction natin. So para magiging 2 decimal places po yan, gamitin natin yung command na round tapos comma 2. Okay, enter. So yan na yung first trim correction natin, 32.2 or 32.12. ngayon isosolve na natin yung second trim correction. Second trim correction equals trim raised to the power 2 or trim times trim, dalawang beses natin i-click, times 50, okay, times MTC difference, ito, close open parenthesis, divided by LBP, okay. Okay, ganun pa rin, i-round pa rin natin sa 2 decimal places, so round, open parenthesis, comma 2. Okay, so meron na po tayong second trim correction. So kunin na po natin yung displacement corrected for trim. So ganito lang po, equals, okay, yung corresponding displacement, quarter mean, plus, first trim correction, plus, trim correction. So yan na po yung magiging corrected displacement, displacement corrected for trim natin. So next po natin na gagawin ay yung kunin natin yung density correction. So sa pagkuha ng density correction is equal to displacement times, okay, open parenthesis close parenthesis, 1.025 minus ano yung density natin, the quarter density, so sa nandito 1.023. okay, i-divide po natin ng 1.025. okay, so yung density correction po natin is 113.28. ngayon kunin na po natin yung displacement corrected for density. So ganito lang po, yan, displacement corrected for trim minus density correction. So yan na po yung magiging displacement po natin corrected for density. Next po na gagawin ay kunin natin yung dead weight. So dead weight equals displacement minus light shift. Ito na po yung magiging dead weight natin. Next po na gagawin ay kunin na natin yung Kerguelen constant. So Kerguelen constant equals dead weight minus known weights. Ito na po yung magiging Kerguelen constant po natin. And next na gagawin, kunin na natin yung cargo loaded or cargo discharge. Cargo loaded or cargo discharge, ito cargo constant minus initial cargo quantity. Ang lumabas po ay cargo loaded ay 43970.23. ngayon para makuha natin yung difference o sumubrak pa ba or kung kulang ba, so itong cargo book mo, so minusan mo ng cargo loaded, cargo discharge. Ibig sabihin, kung nagloading ka, sumubra ka ng 20 metric tons, no? Nag-discharge ka naman, ibig sabihin yung cargo loaded, cargo discharge ay sumubra ng 20 metric tons, 23 metric tons. So sana po ay may natutunan kayo sa ating munting explanation regarding doon sa
Crop Survey Program gamit ang Excel. Kung may nais po kayong itanong, pakisulat lang po sa baba, o kung may na kung mayroon kayong hindi naintindihan, pakisulat lang po sa baba at sasagutin natin yan hanggat kaya nating sagutin, no? So maraming salamat po mga kabaro. So sana po ay may natutunan kayo sa ating Muntin tutorial. Kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, pakihit naman po yung like button at pakisubscribe na rin bilang pagsuporta na rin sa ating Munting channel. Maraming salamat po mga kabaro. God bless you po.